Yo guys, andito pa rin tayo sa Slovenia. Wala kaming magawa ni brother kaya pupunta kami ng market kasi wala kaming makain. Hindi pa namin alam kailan kami makaka-uwi ng Pinas. Yun yung naging problema namin. Wala kaming magawa dito, talagang lungkot ng buhay dito. Wala. Anong oras na? Alas 2 ng tanghali. Sobrang boring sa kwarto kaya bibili na lang muna kami kung anong mabili namin. Nakapang Pilipinas outfit lang kami. Woo! Sobrang boring talaga. Wala din ang training. Wala akong training ngayon kasi katatapos lang naman natin lumaban. Siyempre, talo tayo. Pahinga muna tayo. 10 days siguro rest bago tayo mag-training uli. Wala pa kaming idea kung kailangan makauwi ng Pinas eh. At saka yun nga, papunta kami ng market dyan banda. Bawal yung cellphone sa market nila eh. Pinagbabawalan nila, so mamaya kita-kits tayo pagbalik sa bahay. The baby boy Bariga. Let's get ready to rumble. Yo. Yun guys, hindi na ako nakapag-video kanina nung dumating sa bahay pagtapos namin namili sa market. Kasi bigla akong nakapag-isip na mag-training. Gusto kong mag-training talaga. So sinama ko si Kuya dito sa gym. Katatapos ko lang mag-training. Ngayon, sabi ko sa kanya maglakad-lakad muna kami dito. Ayun siya. Hindi niya alam yung pagdidiretso ka dyan. Meron dyang restaurant, Chinese restaurant. Plano kasi na ilibre siya kasi siyempre, pagpapasalamat sa kanya kasi hindi niya talaga ako iniwan. Simula nung nag-start ako mag-boxing, kahit may trabaho siya. Tapos ngayon, napunta kami dito sa Slovenia, tapos may laro. Pagdating sa laban, dalawa lang kami. Siya yung laging nagsishare up sa akin. At sa totoo lang guys, kulang yung pagsasama namin bilang magkapatid ng kuya ko at saka ng kapatid ko na babae. Kasi nga, maaga ako na umalis sa amin. Maaga akong pwedeng sabihing trabaho kasi trabaho na tong boxing para sa akin eh. Bata pa lang ako, grade 5. Wala na ako sa amin kasi nasa scholar na ako sa amin sa pagbaboxing. Yun, maaga ako na nalayo sa bahay, sa pamilya ko. Kaya sanay ako lagi na mag-isa. At hindi talaga kami close ni kuya at saka ng kapatid ko masyado. Kasi nga, bihira kami magsama. Iba yung attitude nila, iba din yung attitude ko. And, hi. Bala, bravo. Hello. Slovenian yun. And, hindi kami masyadong close kasi ako, nahihiya ako sa kanila. Hindi ko alam bakit. Alam ko magkapatid kami pero nandun yung ilang ba kasi nga hindi kami lagi nagsasama. So ngayon gusto ko sana na maramdaman niya rin na importante siya sa akin. Gusto ko na yung relationship namin as a magkapatid nandyan pa rin. Ayaw ko kasi na isipin nila na hindi ako close sa kanila. Talagang iba talaga yung pakikitungo ko sa kanila. Kasi hindi nga ako sanay na kasama ko sila lagi eh. Naiilang ako. So ngayon, isusurprise ko siya. Pakakainin ko siya dun sa restaurant. So hindi ko alam kung anong reaction niya. So, ayun nga. Importante sa akin relationship namin bilang magkapatid. Ayaw kong sayangin yun. Gusto kong ipakita sa kanila na kahit gaano kahirap yung trabaho ko. Kasi yun yung sinasabi nila sa akin lagi. Huminto na ako, yung kapatid ko na babae. Kasi nga, naawa sa akin. Pero hindi nila alam na ginagawa ko to para din sa kanila. So, spread lang natin yung love natin sa family natin at saka sa ibang tao, syempre. So, yun lang guys. Tingnan na lang ninyo.
Hindi ako'y kwarta dila diri ha. Kwarta dila diri ha. Ako'y kwarta dila diri ikaw bayad. Pakyan mo. Ala dala. Makulong mo lang. Ikaw bayad dila. Maju ko tayo ng mga tanda dali. Kaya lang kayo tikat dali no kanya. Ibrigon ko limo. Si Kwanda. Bugas sa plato ani. Bugas na. Bugas mo ko. Kawan Batman ni mo wadig ka ni mao. Wala na, wala na. Pangit masyado. Yung mga tato niya na walang kwenta. O, oh, Batman. Tignan mo yung Batman. Hindi ko alam kung Batman ba yan. Oh. Ang pangit. Tapos meron siyang box. Yan, box. Oh, sa mga hindi nakakaalam, ito, pangalan niya ng mga ex-girlfriend niya. Yan. Tsaka ito. Ang ginawa ng asawa niya. Napakabait. Bilib ako kay bro, yung asawa niya. Kasi, pinatakpan yung ano, yung mga pangalan. Iwan ko kung mahalata pa ninyo. May pangalan yun dyan. Angela yan eh. Angela. Yeah, Angela yan. Ginawang ano, butterfly. Ito naman sa kabila. Yan, pangalan din yan. Gusto pangalan ka na yun, Brad? Crisel. Crisel? Ayan, ex niya rin yan. Bubo kasi ito eh. Ayan, so, nung nag-asawa siya, yan, pinagawang butterfly. Tapos yung paborito niya na box daw. Ano yan? Ang Tito Kumpo. Wala, pag tignan mo lapitan, parang hindi naman box eh, parang rabbit. Hindi kami nagkaintindihan ng Chinese. Sabi ko, fried rice. Pero binigay sa akin fried rice, tapos plain rice. So ang dami naming kanin. Kailangan namin ubusin. So, kain tayo. Bayari na. Bayari na. Unsa mang libre kaya ko babayaran mo. So guys, tapos na kami kumain. Sobrang busog ko. Ang ginawa ko, ayan, dyan kami kumain, dyan. Lumabas na ako, iniwan ko si kuya doon. siya na magbabayad doon, bahala siya. Pero babayaran ko rin naman siya. Gusto ko lang makita ano reaction niya. Ayan, katambay muna ako dito, nandyan siya. Tingnan natin ang reaction niya mamaya. Tinakbuhan ko siya, busog na busog ako, sobra. Ah, first time niya magbayad ng ganun, 57 euro. Mura lang naman yun pag ano. Mura sa kanila yun. Mahal lang pag i-compute mo sa Pilipinas na pera. Pero, idea din yan, pag bumili ka ng gamit sa ano ba yan? Pag bumili ka ng gamit sa ibang bansa, huwag mong i-compute sa peso kasi malalakihan ka. Pag may gusto kang bilhin mo. Ganun yung style dyan. So, antayin din si kuya. So, guys, nandyan na si kuya. Ayun dyan. Ay, bayaran mo. Dawa kang buwang ka, 57 euro kung nga bayaran buwang ka. 57? 27? 27. Bilaro yun, Ipi. Anak ka, libre. Tapos ka rin. Libre, kaya naging mong ikaw libre. Si ikaw libre, ingon ko, na kananan dito, Chinese. Dati, itong buwang ka, ako yung pa, bayaran buwang ka, pati tatik nito.
Kanag sir, kaya kamu libre sa ko, reklamo pa ka. Yawa ka, ikaw ingon, ikaw mo libre. Bro, 27 now. Ikaw mo libre. Anak ko, na Chinese restaurant. Di ba ako gusto mong kaon, grabe ka, rabe nagkongkuha ng bilib. Pero mi! Buktan mo eh. Ada, sa... Ano to kay share? Sure. Ito na to.